ما كنت جوعانك انت. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon. At ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't magkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ng nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli."